Hi mga kakuracha! For today's video, makakasama po natin si Miss Ethel Assis para siyang mag-explain ng ating mga kasagutan kung bakit meron tayo mga malas sa bahay natin. Isa po siyang manghuhula at isang manggagamot. So, siya na lang guys ang mag-explain sa atin kung bakit nga ba meron na 13 na mga malas sa ating bahay. So guys, andito na po ang 13 malas sa ating bahay. So eto na guys, meron tayong 13 o 13 malas sa ating bahay. Nood kayo kasi baka isa na rito e na dun lang sa inyong mga bahay. And guys, depende nga po to sa ating paniniwala and respeto sa kapwa natin kung maniniwala tayo o hindi sa mga kasabihan at mga paniniwala ng tao. Eto na guys! Kapag basag ang pinggan, kailangan nang itapon sapagkat nagdoon ng mga negative vibes. Kaya kailangan nang itapon. Halaman. Kapag ikaw ay may halaman sa loob ng bahay at kapag may mga tuyong dahon, kailangan nang itapon. Alisin ang mga yung halaman sapagkat yun ay nagbigay pa rin ng mga negative vibes. Bulaklak, kapag iyan ay mga namumulaklak, kailangan yan fresh. Hindi siya pwedeng mga tuyo na sapagkat nag-iiwan pa rin siya ng mga magandang imbawa. Una, iipon lang ng mga negative vibes. Basag na salamin ay mas lalong hindi maganda sapagkat siya ay nagbibigay ng kamalasan. Hindi kailangan mag-back ng salamin na basag sa loob ng bahay sapagkat siya ay hindi maganda. Kailangan siya itapon sapagkat siya ay may negative vibes. Meron pa rin yun, bad memories. Upuan, sapagkat siya ay laging ginagamit at inuupuan, hindi na rin magandang gamitin. Kapag sira na, hindi na maibabalik pa. Parang sa isang relasyon lang. Pag ikaw ay taniwalay at nagkabalikan muli, ibig sabihin nun, hindi mo na maibabalik pa ang nasira na. Kumbaga sa ano, sa isang relasyon, hindi mo na maibabalik ang nakaraan na. Yun pa rin ay hindi maganda. So, alam ko guys, yung iba sasabihin nila, ang weirdo or pagtatawanan tayo, pero okay lang yun. Depende nga guys sa paniniwala ako kahit kasi ganito ako. Naniniwala ako sa mga ganyan. Wala namang kasing mawawala sa atin guys, diba? So, ayan na nga. So, eto na nga siya guys. Si Miss Ethel Assis, ang professional pagdating sa mga paniniwala at paghuhula. Kapag tumutulo ang sirang gripo, kailangan mong palitan yun kasi mataas ang bill mo. Hindi siya maganda. Hindi pwede ang mga sirang bumbilya, lalo na kung kukurap-kurap. Kailangan sa ilaw ay hindi siya malabo kasi ang buhay ay kailangan laging malinaw, maliwanag, hindi kailangan malabo. Mga
kapag ang bahay mo ay punong-puno ng agil ng mga gagamba, siya ay naghahatid ng mga kamalasan sa buhay. Ang lumang kalendaryo ay sabihin, pas na siya, nakaraan na siyang taon. Kailangan laging papasok ang bagong taon at para hindi pa yung nakaraang taon. Para pa ang sirang orasan. Pagkakay natin, kapag sira ng orasan, babagal lang at ang takbo ng buhay. Kailangan uubos ang maging tuloy-tuloy ang daloy ng oras. Ang ibon hindi maganda sa loob ng bahay sapagkat siya ay nagbabadya ng san at kadalamhatian. Ang basag na santo ninyo, maganda siya pero hindi na rin masasabi natin siya ay isang santo. Kailangan na basag pang nakalagay sa ating altar. Siya ay nagbabadya pa rin ng kamalasan. Okay. Kaya kailangan kapag sira na ang mga santo, kailangan mo nang ilibing. Inililibing siya, hindi siya kailangang itapon. Kailangan mong ilibing ang basag na mga santo. Yan po ang aking mga na predict ko lang sa mga katanungan na mga katanungan nagbibigay sa inyo ng mensahe na para malaman niyo, malaman at sa ikagaganda ng buhay. Sige po, salamat po. Taong may pangil ay isang sign ng demonyo. Sign ng demonyo. Ayan na po si Miss Assis, tapos na siyang mag-explain and sana nakatulong siya sa atin kahit papano. Anyway, meron akong nalaman na pag pala sira ang santo ninyo, dapat palang ilibing. Kasi yung dati kong mga sirang ninyo, tinatapong ko lang kasi. Ayun pala dapat nililibing. Sana guys, nakatulong sa atin yung mga information and syempre kasama na rin yung paglilinis ng ating bahay para maiwasan yung mga sapat ng gagamba, mga lumang hindi na ginagamit, lumang kalendaryo. And yun sa picture naman, siguro kung mga kanununuan pa natin or sobrang tanda na, hindi na natin kailangan i-display yung mga picture ng patay. Itago na lang natin sa photo album or sa cellphone natin. Then pag naaalala natin sila, pwede naman natin silang tingnan guys, diba? So ayun guys, sabi ko nga, walang masamang maniwala and wala namang mawawala. Thank you guys and please like and subscribe! Bye!